Ma, paano na ako? Sinong mag-aalaga sa akin? Paglipad ng aking tanong sa paliparan kung saan tanging yakap lang ang tugon ni ina. Kahit sa huling sandali ay ayaw kitang bitawan, ngunit binitawan mo ako, tinayaang lumuha ng lumuha. Alam mo kung para sa akin ang iyong ginawa upang pumumuhay natin ay makahawon sa nagigingas na kahirapan. Subalit, masakit sa pakiramdam na pinili mong alagaan ang ibang bata kaysa sa iyong dugot naman. Tuwing bubukas ang bintana ng aking mga matay, lumbay ang aking almusal, ang tanging tanghalin ko na may mapait na alaala ng kahapong sugat sa puso ang tumatal. May masarap nga akong ulam at buwan ng sahod mula sa iyong paghihirap sa ibang bansa, ngunit aanhin ko ito kung mapaklang pag-iisa ang nilulunok ko para tanggapin lang ang paglayo ng iyong mga paa. Ma, ikaw ang aking kailangan sa buhay kong puno ng material na bagay. Ikaw ang nais kong kasama sa entablado at magsasabit ng medalyang nakangiti ko sanang iwawagayway. Kamay mo ang nais kong hawakan tuwing nadadapa ako sa desisyong ikaw ang nui kinakapitan. Uhaw na ako sa iyong kalinga at sa pisikal na pag-aalaga ng diwang dugtong magpakailanman. Ngayon, aking espesyal na karawan ay isang bangungot na dumating sa akin na di ko malilimutan. Regalo sa akin ang bansang iyong pinilay, hindi ko matatanggap kahit tumud sila sa aking harapan. Bit-bit mo nung lumisan ay lumang maleta, subalit ibinalik nila sa akin ay isang kahon ng buhay na walang buhay. Paano ko nga ba tatanggapin ang kapalit ng iyong pagbitiw kung ito ay isa ng malamig na bangkay?